At ipalaki pa ang lead nila na 2-0 na dito laban sa team galing sa Myanmar, Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang para sa Brent, dapat mag-ingat sila sa early game positioning nila eh. Kasi hindi sila pwede magbigay ng early kills sa lineup na mayroong isang Veil. Kasi si Veil sobrang bilis na mag-snowball yan. Kahit one item pa lang eh, kung ma-full combo niya, ang taas na ng damage output nun. Pero they have to be careful as well. Even Lusty, yes, masasabi natin na pwede niyang pasukin with the Jit Kun Do and just Wade of the Dragon dito sa mid. Pero kasi ang mahirap doon is etong si Kid, maingat din sa gumamit to kasi ng mga mid heroes and etong mga mage. Talagang hindi mo rin basta-basta ang mahuhuli. And so far dito, ito ang magiging story nito, Kuya Reptizi, is that once ma-hit dito ni Carl yung level 4, they have to go for a turret push, or probably baka sila ang unang talagang kumuha ng turtle on this game. And now control is the name of the game for these two teams. FlapTZ and D na naman ang magkakalaban dito. Tingnan natin kung mas maganda na ang performance ng Dragon ng Burmese Ghouls. And ito yung difference with FlapTZ and si D pag nag-yuzong sila. At kung bakit parang nakukulangan ng damage dito si D. Si FlapTZ, pag nag-yuzong yan, ginagamit niya Killing Spree, Assassin Emblem. Si D ginagamit niya Festival of Blood. Oo, pang sustain, pang lifesteal, pero na nang you're sacrificing damage para sa sustain. Eh, nakita naman natin doon na yun yung parang kulang sa Yuzhong na niya doon sa game number one. Oo. Ang style kasi ni FlapTZ in terms of the Yuzhong is like a pseudo carry for the side of Bren Esports. Meanwhile naman, pag si D, parang pseudo tank naman yung style of gameplay niya using the Yuzhong. And napauwi nila doon yung Yuzhong. And look at the energy shield na naibawas dito for the side of the Burmese Ghoul. That's already half. Ito yung mga small details na posibleng makalamang dito ang Bren Esports. And as per Carl TC dito already hitting level 4, I may say baka mahirapang i-contest dito ang Burmese Ghoul. Di pa naman level 4 yung mga tank natin dito, posible, pero mukhang malabo na ma-steal pa tong turtle sa Bren Esports. And yun na nga, nakuha na nga dito ni Carl TC, masaya na dito ang Bren Esports, pero sabi dito ni Fla, parang gusto ko ng isang kill, na force out nila yung flicker dito ni Maybe. So I like the yung galaw dito ni Lusty, na si Maybe sobrang behind niya ngayon sa level. Na naka-level 4 na mauna dito si Lusty, si Maybe parang nahirapan siya gumalaw dito sa mapa. Yun na nga eh. Parang hindi naging effective doon yung pag-zone out ni Maybe eh. And well, let's give benefit of the doubt for the side of the Burmese Ghoul. Kung kanina nga, sila yung mas early game, yung winning condition nila for us per Bren Esports, ganun naman din yung sa kanila. Pero kasi, the way yung draft ngayon dito ng Bren Esports is mas aggressive compared to what Burmese Ghoul had during the early game. Kumbaga, mas in terms of damage, even andito si Ribo, nandito rin si Few, all the damage talaga. Pero ito kaya na sabi mo kanina, di pa level for si Maybe. Kaya nasipa siya ni Lusty. And first blood na makukuha dito ni Few. Beautiful left hook, right hook. Tapos sinipa pa nga dito ni Lusty. Beautiful combo by Bren Esports. Ganda ng pwesto nila doon. And yung parang si Lusty, steady lang niya eh. Na parang hindi siya masyado makate sa combo niya. So, sige, basicin lang natin. Pak! Pak! Tapos sinipa pa doon ni Lusty. So again, great play here by Bren Esports. Burmese Ghouls na. Malaki ang medyo lumalaki dito ang lead ng Bren Esports. And again, I agree with you, Rob, na sinabi mo kanina, Bren ay isa sa mga teams na pag may momentum sila, grabe ang hirap nila mahinto dito. Carl TZ nag-charge up ng damage, maybe nag-zone out. Meron na yung Fatal Link ginamit niya para kay Flap TZ, pero isa lang ang nahuli niya. Si Lusty nandun sa likod. Si Ruby D naman ang mahuhuli dito. Ruby double D ang nahuli, and he goes down. 3 kills para sa Bren Esports. Maybe ba nga? Double kill para kay Ribo. Si D nag-dragon form, pero hipon pa yung dragon niya, lumilipad pero walang magawa. Hindi ka na nga maabisal arrow dito ni Ace. At si Few lumalaban, si Ace yung aso, boom, sa pool, sa muka. 6-0 para sa Bren Esports for game number 2. Yung Burmese Ghouls, nasasabi na lang dito, wow talaga. Alam mo kung bakit, Reptar?
they are supposed to be na magfa-flank doon sa Bren Esports. Nakita na nila doon na mag-isa, that was actually Flat PC. Kaso ang nangyari, medyo nagkamali ng pasok. Diba? Oh. Parang naging awkward din yung position nila. Ruby Didi, yun yung finocus doon ng mga members ng Bren Esports while Lusty is just zoning out the members of Burmese School. So ngayon, tingnan mo na yan. Ganda ng Lusty. Ganda ng Lusty. Okay, makaumbo ka. Kahit ano, first down, ano, wala. Wala magawa. Maybe nasunog doon. Kahit na nga, nawambo-kombo sila. Double kill dito para kay Carl Tizzy. And a kill for Flap Tizzy. Pare, ano yun? Kombohan nyo kami, ano magagawa nyo? Ruby dito, susubukan niya pangkatakas dito, makakatakas siya. Pero Bren Esports, minamama nila ang Burmese Ghost dito. Tinalo nyo kami doon sa upper bracket sa unang araw ng playoffs. Tignan mo na ano nangyayari dito sa Grand Finals, Kuya Rob. Ang nangyayari dito, mukhang natilt yata ang Burmese School as Bren Esports. Look at the lead, mga kaibigan, and look at the instant replay. So, paano nagpano to? Yes, may magandang fatal links, pero nabura kagad yun yung veil. At nasustain din dito ng mga members ngayon ng Bren Esports. And Ace, dahil nandun na siya in an awkward position, nag-light hand pounce na siya doon, wala nang labasan doon yung Roger. And from there, at yung pana, tumama doon kay Ruby Didi, bawas na naman ng isang miyembro dito ang Burmese School. They see me rolling, they hating, nawawala na dito ang Burmese School. Double kill kay Carl Tizzy! Ganun lang, simple lang, binasic lang. Carl, baka Carl Tizzy yan, si Kid, napabalik. And level 7 pa yung veil dito, level 8 pa lang si AC Few, nakahuli na naman. Takbo pa ata si D. Ito na si Lusty. Ito na. Interception. Lusty. The flicker. The kick. The punch. The combo. The knockup. And the kill. Para kay Few and Bren Esports. Yung momentum na pinapakita nila dito. Pagkatapos nila gumawa ng calamansi juice kanina. Saya na ang Bren Esports. Marang nakuha sila ng enderhiya. Kalamansi lang kailangan namin. Nakadalanda na kami kay Lemon. Actually, hindi naglaro si Lemon kanina eh. Pero, yun nga, ang confident ngayon ng Bren Esports. Yes, and this only shows, yes, early game-centric lineup. Pero hindi ganito ka-snowball, Kuya Reptar. Hindi kailangan i-hold to ng Burmese goal eh. Kailangan hindi nila bigyan ng opening pa once again dito ang Bren Esports. Dahil habang tumatagal, lumalaki ang lamang ng Bren Esports. This is only 7 minutes in the game. At 7,000 rin mismo yung kalamangan ng Bren Esports. At yung ginagawa dito ng Bren Esports, yun yung paborito ng mga tito natin dyan na lalong tumatagal, lalong sumasarap pa. Ang lineup dito ng Bren Esports. Hindi pa nga napitas dito ng Burmese Ghouls si Carl Tizzy. And balikan natin yung play na yun na sinubukan mag-wombo-combo ng Burmese Ghouls. Dahil sa paghinto ng life regen dito ng isang box na nahirapan dito si Ace, si Maybe, nasunugan na nga si D, papasok. Ano ginawa-gawa ng dragon dyan sa likod? Ano magagawa mo dyan? Napitas pa nga 7-0-5 godlike for Carl Tizzy. The wombo-combo. San na nga Burmese Ghouls? Bren Esports, look at the lead. 25k dominating Grand Finals na nga ito, Burmese Schools. Pero Bren Esports looks like sila yung may puso ng kampiyon sa Grand Finals. Mukhang ang Burmese School ay talagang nae-egol na, Kuya Reptar. I don't know. Kasi parang palag na lang sila dito ng palag. Hindi ko rin sila masisisi. Kailangan din naman nila kahit papanong sumapak. Pero kasi, as Bren Esports, kumbaga, given though with the Mountain Shocker, yung vision na pinapakita nito, nahihirapan ngayon dito ang Burmese School. Look at the score! 16-1! Sino lang ba na-pick up nila rito? It's gonna be Lusty. Swerte pa yun! Pero ito lang yun, Kuya Reptar, ha? Masasabi ko lang dito, Burmese School, kailangan nila tong kalmahan. Kailangan nila munang, they have what it takes naman pagdating sa late game. Meron silang mga wombo combo, meron silang fatal links into a combination of skill neto ni Kid. Pero hindi nila kailangan ibigay lahat ng resources dito sa Bren Esports. The Lord is about to spawn in the next 40 seconds. And I doubt na kaya nilang i-contest yun. Ito, magandang kay Ace. Yung split push na to, okay to, pero mukhang pitas siya dito. Wait, tinuturuan tayo, Ace, ha? Sa tutorial lang, huwag mo kainin yung tama ng tore. Ang tagal mo naman dun, nabasag mo, pero yun, napitas ka. 0-5-1 ka. Ace, dapat ikaw yung carry dito.
Basic lang yan eh. Basic ML yan, di ba Kuya Rob? Oo. Pag, ano, pag may tore, huwag mo kainin yung tore. Yung damage niya kasi sobrang sakit. Oo. Grabe naman yan. But kailangan kasi talagang gawin yun, Kuya Reptar ng Burmese School eh. Kailangan tama. Nilang ano yun, mag-split push eh. Kailangan nila na ano yun, i-turn yung attention dito ng Brain Esports. Oh, nako po! Niluto! Sorry Kuya Rob, pero naging sinigang na hipon dito! Si D, masyado maasim! Sanay na kami dyan dito sa Pilipinas! Kain na kain dito! Si Kuya D! Oh my goodness, Rob Tizzy! Oh my! There's gonna be a free lord for the side of Brain Esports, Kuya Reptar. Ramdam na rin to ng Burmese School. Hindi na uncontested na to. Napitas doon yung kanilang dragon. And look at that! That feathered airstrike coming from Rebo. Halos mga lahat eh, yung buhay dito ng mga miyembro ng Burmese School. Buradong-burado eh. Pero ano ha, respetuhan pa rin natin yung veil dito ng Burmese School. Nakombohan nga doon si Kula, Kuya Rebo at saka si, ano eh, si Kuya Lasty na masakit. Medyo humahap din na dito yung veil. And dapat yun nalang pag-ingatan dito ng Brand Esports. Yung potential na mawombo-kombo sila ng Burmese Schools. And again, they have to watch their fights, yung positioning nila sa laban. Kasi kung hindi mag-ingat dito ang Brand, baka next thing you know, makambakan pa ata ng Burmese Schools. Pero yung Burmese Schools, masyado malayo sa base. Mahuhuli ata dito ng Brand Esports. There's gonna be the knockout Ruby DD. And look at the feather, the airstrikes. Kakasabi mo lang, Kuya Rob. Sobrang sakit dito ni Ribo. And the they use the Mountain Shocker to deal a little bit more damage. And si Lasty naka-pick off doon sa top lane. Si Maybe susubukan niya pasukan dito. Hindi siya makakahuli with the Fatal Link. Si Ruby DD nabawasan na masastun dito si Maybe. And Maybe Brand Esports nga ito as the tower in the middle lane goes down. At dalawa na lang ang naiiwan dito for Burmese Schools, for their towers. They're gonna try to defend. Ruby DD, eto naman si D. Lumilipat na naman dito yung hipon pero hindi makakanakapit. Tingnan mo si Carl Tizzy, free hit lang. Isang basic na traceless lang. I-basic attack lang yan. Mega kill para kay Few and the dominance na pinapakita ng Brand Esports, mga kapwa kong Pilipino. Mukhang sila nga yung mas gusto na maging kampyon dito. Yeah, ang ganda nung pabisan araw kay Mating. Oh my, Kuya oh, Rep no. Easy. This is a complete best for the Burmese goal. Nahirapan na sila talaga just right from the start. Kumbaga, wala na silang magawa. Pero yun, tignan mo yun, nag-shuriken yun si Maybe. Baka Maybe mahuli, pero wala siyang nakuha. Pero ito na nga, Kuya Reptar, una pang nawala, doon si Bale. Pero habol na ngayon dito ang mga members ng Burmese School. As Carl Tizzy, konti yung kanyang buhay, napilit ni Ruby DD. Si Ribo! Pero si Ribo at si Lusty, nandito pa rin naman yung sipa doon, Kuya Reptar. Sumao sa pala at tumama. Double kill para kay Ribo. 7-0-9. The veteran, the many times champion, Mr. Most Decorated, doing it for Brand Esports. Legendary para kay Ribo. This is wipe out. Susubukan ni Kid dumipensa, but the wave, si Few, nakatama pa nga ng flame shot, pinasipa sa balikan. And hello Myanmar.